Hello guys, good evening and welcome to my YouTube channel, Arlat Kalo. So ngayong gabi guys, ay magdi-discuss na naman ako at saka magbibigay ako ng mga advice sa bago magpareban. Before anything else, so i-explain ko muna sa inyo ang tatlong uri ng buhok. So ang tatlong uri ng buhok guys ay una ang fine hair. Pangalawa, yung medium hair. So, yung pangatlo naman guys, yung coarse hair. So, yung fine hair guys, yung mga buhok na medyo manipis. Ang medium hair guys ay yung tama-tama saka sakto-sakto lang, hindi siya manipis, hindi siya medyo makapal, yun lang guys. Yung coarse hair guys, yun ang ano guys, yung mga wakwak na mga buhok guys. Yung makakapal yung grano guys, yon. So guys, ito guys ha, ito yung advice ko guys bago magpariban. So una guys, kailangan nyo ng bigyan ng oras o panahon para dyan. Magpariban man kayo or magpa-color or treatment. Kasi guys, minsan may mga customer akong na-encounter guys ha na ano, matapos ba to ngayong alas 2, something like that. So, bilang isang hairdresser guys, ayoko kasi ma-pressure ako. Kasi guys, ayoko na ano, hindi maganda yung output ng service ko guys. Siyempre, bilang ano hairdresser guys is pinapangalagaan ko yun guys at saka pinapahalagahan ko yung pangalan ko. Siyempre, sino ba naman ang ng referral sa you guys kung pangit naman yung output mo guys. So, syempre, I will have a satisfaction para sa customer natin guys. So, pangalawang advice guys. Syempre, yung ribbon guys, matagal-tagal na oras o panahon guys na pagre-ribbon, so matatagal na proseso. So, syempre, magugutom tayo. So, kung medyo malayo man yung, ano, yung bahay nyo dito sa salon ko, so, you can take baon for break time, guys. Kasi, may mga customer kasi akong na-encounter na, hindi sila kakain. Basta, gaganda na talaga yung buhok nila. Hindi naman tama yun. So, kailangan naman, guys, huwag kalimutan ng kalusugan. Kasi, syempre, health is wealth, di ba? So, ang pangatlo naman, guys, ay kailangan tayo magpapaalam sa ating mga minamahal. May yung girlfriend mo, guys, or yung bana mo, guys. Yun. Kasi may mga customer guys ako dito, guys, na ano, inaapas sila ng mga bana, guys, kasi hindi sila papaalam. So, ayun na, guys, nag-aaway sila. Siyempre, na-pressure naman ako, guys, kung anong gagawin ko, guys, kasi hindi sila nagpapaalam. So, ngayon guys, ha, huwag niyong kalimutan. Isa rin yun ang paka-importante guys bago magpariban. So, yung pang-apat guys ay kailangan magkaroon po tayo ng survey sa ating buhok guys. Kung rebandit po yung buhok natin guys, so i-check nyo guys sa bahay nyo. Magsasalamin kayo guys. Maiksi pa yung tubo ng buhok ko. So, medyo alanganin pa siyang i-reband guys. So, kung ang buhok pwede pa na siyang i-reband guys ay siguro mga 7 months or 8 months guys, 9 months or 1 year. Kung medyo mataas na po yung tubo ng buhok guys, o pwede na yung i-reband. So, sa mga naririnig nyo guys, sa mga kaibigan nyo guys, mga hindi yan pwede i-reband yung buhok nyo guys kahit hindi pa umabot ng 1 year. Hindi po yung tama guys kasi bilang isang hairdresser, so alam po namin yung ano, alam po namin yung responsibilidad, tapos alam po namin kung kailan pwedeng i-reban. Yun lang po yung mga advice ko guys. Sana po may natutunan po kayo sa video na to. Kung meron po kayong natutunan guys, you can subscribe my YouTube channel and then please like and share and don't forget to click the notification bell. I love you all and God bless. Cap and cap.